Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako nga po ulit si Kuya John Nico at welcome po ulit sa aking YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So in today's video, pag-usapan po natin yung how to subdivide land title o paano po paghati-hatiin ang lupa na nasa isang titulo. So kung bago lang po kayo dito sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below para po sa ating mga susunod na video. So ito pong ating channel, naglalaman po ito ng mga real estate tips, ano po, tulad po nitong mga pagpapatitulo. Meron din po tayo sa mga SME, so sa small business enterprise, mga business tips, ano po. So balikan natin yung ating topic. So ang topic po natin, ano, yung paano po natin ipapasubdivide yung mga lupa na nasa isang titulo. So let's say for example po, ano, may mga minana po kayong lupa, magkakapatid na sa inyong mga magulang na hindi pa napapasubdivide. So ito po yung mga kailangan yung gawin. So mapapansin niyo po kasi minsan nagkakaproblema, lalo na yung mga nagbebenta ng lupa, no, na hindi pa, mahirap maibenta dahil hindi pa naisasubdivide po yung mga lupa. So ngayon po, ito po yung pag-uusapan natin, ano yung mga kailangan yung gawin, ano yung mga requirements. So unang-una, kumuha po kayo ng isang geodetic engineer. So yan po yung kailangan nyo munang gawin, ano? Kasi ang trabaho po ng isang geodetic engineer, i-survey po yung lupa na pinapasubdivide po ninyo. So sa survey niya po yan, gagawa po siya ng subdivision plan, then kukunin niya po yung technical description rather. Then huwag niyo pong kalimutan din sa geodetic engineer na humingi ng transmittal letter, ano, para po sa LRA. Ipapasa niyo po yan sa LRA. Then pag natapos na po kayo dun sa geodetic engineer, ano, then ipapasa niyo po yung binigay sa inyo ng geodetic engineer sa LRA o sa DNR. Then maglalabas po yung DNR ng approved na subdivision plan at approved technical description. So bibigay po sa inyo yan ng DNR, ano po. So ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po yung mga requirements, ito pong mga approved na ibibigay ng DNR, yung tinatawag nating subdivision plan, saka yung approved technical description, ito po yung mga requirements na kailangan yung ipasa sa registry of deeds. So ilan lang po ito sa mga requirements. So pag-uusapan pa po natin yung ibang requirements mamaya. So inuno ko lang po, inuna ko na po itong mga kailangan nyo, geodetic engineer, yung kailangan nyo po yung subdivision plan, saka yung technical description. Then pag nakuha nyo na po yung approved subdivision plan, saka po yung technical description, kailangan nyo pong magpatulong sa isang abogado dahil kailangan nyo pong magpagawa ng draft ng petition to subdivide. Then kailangan nyo po ng affidavit of non-subdivision project. So pag pumunta po kayo sa isang abogado, saka kilala nyo yung abogado, alam na po nila kung ano po yung gagawin dito, no? Alam na po ito ng abogado, so huwag na po kayo masyadong may problema dito sa sinabi kong petition to subdivide. Idadrap, gagawa na po ng drap ang inyong abogado o lumapit po kayo sa isang abogado, so tutulungan po kayo na gumawa po nito. Then yan po kasi isa rin sa mga requirements na isasubmit natin sa Registry of Deeds. So number 3, kailangan nyo pa pong kumuha ng latest tax declaration sa assessor's office, no po, para po malaman po natin kung nababayaran po ba ng tama yung ating mga kailangang bayaran tax. So kailangan nyo rin kumuha ng Certificate of Prior Property Tax dyan po sa inyong treasury office. So para po malinis po yung mga kailangan nating taxes, ano po, bibigyan po kayo ng certificate. Then pag okay na po itong mga requirements na ito, nakuha nyo na po, ano, pupunta na po kayo ngayon sa Registry of Deeds. Kalaki pa po yung iba pong requirements na pag-uusapan po natin. So ano po yung mga requirements na kailangan po ninyo? So yung katulad po, so ano pa po yung ibang requirements na kailangan natin na isasubmit sa Registry of Deeds? So ito po yung mga pinagawa natin dun sa abogado, no? Kailangan po ito, no, authorized. Yung petition to subdivide. Then affidavit of non-subdivision project. So ito po yung galing sa abogado. Huwag niyo pong kalimutan na ito po ay notarized. Then yung original copy po ng approved subdivision plan, no po. Then yung original copy of approved technical description. Then kailangan po ng copy of blueprint of approved subdivision plan.
Then, original title, yung certificate of title, kailangan po yan. Then, yung kinuha nyo po kanina, yung mga tax declaration, kailangan po yung certified true copy. Pati po yung tax clearance, no? Kailangan po ng tax clearance. Ngayon, kung hindi po kayo yung nag-aasikaso po nito, ano, ay rather, hindi po kayo yung may-ari, kayo po ay isang representative, no po, nung may-ari, eh, kailangan nyo po ng SBA, ano, kailangan po may pirma po nung may-ari ng lupa. Then, pagkatapos po nito, ito po yung mga requirements na kailangan nyo, no? Ito po, nakalist na po dito. Nilista na po natin para hindi na po kayo malito. Then, dito din po sa description ng video, dito rin po yung mga kailangan yung requirements. So, pag okay na po lahat yan, no, magbayad na lang po kayo ng registration fees. So, babayaran nyo po yung registration fees dyan din po sa Registry of Deeds. Then, pag nabayaran nyo na po iyan, bibigyan po kayo ng resibo, di po ba? Then, kailangan po sa resibo, siyempre, nakalagay po dyan kung kailan nyo pwedeng kunin yung title na subdivided na. Ibig sabihin, bibigyan na kayo ng manibagong titulo na subdivided na po yan. So, yan na po. Tapos na po. Wala na po kayong problema. Ngayon, pagkakuha nyo po yan, balik po kayo sa assessor's office, ano po, para po may bigay nyo sila ng copy. Bigyan nyo po ng copy ang assessor's office dahil po para ma-update po nila o ma-cancel po nila yung mga tax declaration na luma at napalitan na po yung title ng lupa. Ibig sabihin na subdivided na po yan. So yan lang po. Ganun lang po ang proseso. Tingin mahirap lang po pero pag na-complete nyo itong mga kailangan ninyong requirements, eh madali nyo pong maasikaso itong mga prosesong ito. So yun lang po, sana nakapagbigay ako ng konting tulong o tips kung paano nyo masasubdivide ang inyong mga lupa. Let's say mga minana, ninyo po sa inyong mga magulang na kailangan nyo ng isubdivide o may ibebenta kayong parcel of land na nasa isang titulo pero kailangan pa isubdivide. So ito po ang inyong gagawin. So maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan ulit mag-subscribe dito po sa aking channel para magkita-kita po tayo ulit sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat.